isa po, narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay nananatili na walang anumang sama ng panahon sa loob at labas po ng ating area of responsibility. Amihan pa rin ang umiiral dito po sa May Luzon at Visayas, at ang amihan ay posibleng magpaulan muli bukas dito po sa malaking bahagi ng Cagayan. At sa atin pong long range forecast ay nananatili naman na walang bagyo na nakikita rito na tatawid po sa ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo, pero patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga susunod na updates, lalo na nga po at ayon sa PAGASA ay nananatili na mayroong isang banta ng bagyo dito po sa ating bansa ngayong buwan po ng Marso. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayon, makulimlim pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa mga isla po ng Extreme Northern Luzon, ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, ilang bahagi ng Tarlac, ilang bahagi ng Calabar Zone, ilang bahagi ng Oriental Mindoro, at may malalakas po na ulan dyan sa may Palawan at malaking bahagi ng Mindanao, maging po sa ilang bahagi ng Western at Central Visayas. Kaibang pag-ingat po dahil posible pa rin ang mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, may kataasan pa rin ang mga alon po sa seaboard ng eastern section pa rin ng ating bansa. Mula po dyan sa may Batanes, pababa sa may Cagayan Valley, Palilo Island, Camarines Norte, hanggang dyan po sa may seaboard ng Caraga, sa mga may kulay pula po, ay posibleng aabot ang taas ng alon hanggang po sa 2.5 to 5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot dyan para po makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!